Hello guys, this is Jake aka JWBP Gaming. Bago po tayo mag-start sa ating video tutorial, please go to the link below, ayan po sa ilalim, para po mapunta po tayo sa ating FB page. Yan, ito po nasa taas. So please click the link below para po mapunta tayo sa ating FB page. Yan, nakikita nyo guys, oh. Ayan, oh, nasa taas. So, follow, like, and share na po tayo, guys. So, here we go. So, natapos na yung installation, guys. Yan, nandito na tayo sa Windows. Yan. So, kung mapapansin nyo, guys, ito yung default settings ng Windows. So, marami pa siyang... No, kung hindi ka familiar sa Windows 10, so maghahanap ka ngayon nasaan yung mga shortcut dito. Bakit ang daming naka-pin dito sa taskbar? Yan. So ito guys, kaunting technique kung mabagal yung PC mo. So bibigyan kita ng paraan para mapabilis siya guys. Para mabawasan yung mga nagraran na software na hindi naman kailangan para mas smooth siya kung mabagal yung computer mo guys. So ito yung gagawin mo guys. So lilinisin muna natin ito. Ano ba tong mga ito? Mas maganda kung pwede mo naman silang balikan guys eh, para dumami itong taskbar mo, para luminisin yung taskbar mo guys. Is unpin mo lang yan. Yan, unpin. So, yung mga nakapin na icon na yan. So, dumadagdag yan. So, lumiliit yung ano mo. Yung taskbar mo. Yan. So, bawasan mo yan. Unpin mo lang, guys. So, itong task view, right click mo lang. So, yan. Uncheck. Yan. Pwede mo naman balikan yon guys, kung gusto mo. Itong search. Yan. Para malinis na malinis. Yan. So, punta ka lang dito, hide mo siya. So, ayan guys, so, nawala na. So, in case na nag-open ka ng application, halimbawa, Explorer. So, ayan. So, nandito siya guys. Ibig sabihin, maluwang pa itong ilalim. Pwede ka pang mag-open ng mga application. Ayan. So, ayusin mo yung settings mo. Baka dito sa display. Settings ng display mo para medyo gumanda siya. So by default ito guys, oh. Yan, ito ang nakalagay. So 1024x768. So yan po yung height and width. So susundin natin yung height and width ng monitor. So ito siya guys. Ito lang yan, apply. Yan, so yan na po, naka-default. Keep change ka lang. So, lumiit siya. Yan. Tapos ngayon, hinahanap mo yung mga icon dito. So, nawawala. Ito lang guys. So, right click. Personalize. So, yan. Hanapin mo yung icon. Ito siya guys. So, since hindi pa activated itong ating operating system. So, may idinagdag na rin ako, guys, na software para makrack. So, hindi mo na kailangan bumili na license para maging license itong Windows mo. Ito, guys, oh, para makita mo kung hindi pa siya license, punta ka lang dito sa right-click mo lang itong Windows icon, punta ka dito sa system. Yan. So, makikita mo dito, Windows is not activated. So, guys, ituturo ko sa iyo kung paano i-activate yan. Yan. So, meron ng software na naka-incorporate, naka-bundle dito sa Windows. Yun yung pag-crack. So, hahanapin lang natin yan since nilagay mo sa USB. So, nasa USB yan. Pupuntahan lang natin yung USB. Yan. So ito yung USB natin guys. Yan yung
So, open mo lang yan, guys, ha. Open. Yan. So, nasaan na ba siya? Ang ating pang-crack. Yan, wala siya. So, hindi pala nakasali dito sa ating flash drive. Hindi siya nakapasok. So, ang gagawin natin dito, guys, dahil hindi siya nakapasok. So, ilalagay ko ulit yung hiwalay na link. Punta na lang kayo dito, guys. So, punta kayo sa baba. Click nyo yung link ng Bankrack, guys. Dyan sa ilalim. Click nyo lang yan, guys. Tapos, download. Tapos, makakrack mo na siya. So, sa... So, pagka-download mo, yan, guys. So, makikita nyo, hindi pa siya activated. So, ngayon, tuturo ko sa inyo, guys, kung paano siya maging activated. So, nakasulat dito, Windows is not activated. Yan, guys. So, ang gagawin nyo lang, guys, punta kayo ulit dito sa description, sa baba, click nyo lang yung link and then download nyo, guys. Yan, guys. So, pagka na-download nyo na, guys, punta lang kayo sa download. So, ito na siya, guys. Na-download na siya. Win10 Activator. So, ang gawin mo lang is copy mo siyan, lagay mo sa desktop. So, ito na, guys, ha, mag-uumpisa na yung ating magic. So, right click, run as admin. So, guys, ha, run as admin. Yan, tapos yes. Ito na siya, guys, oh. And then patch. Click ko lang yung patch. Yun. Patch done. Ang bilis. Exit ka lang. And then, makikita nyo, guys, ha? I-refresh ko lang, guys. So, turn off ko yan. Exit ko yan. So, tignan nyo, guys, ha. Yan. Windows is activated.
So, activated na siya, guys. So, gusto mong ilitaw yung mga icon dito. So, ang gagawin mo, punta ka sa personalize. Hapin mo lang siya. Yan, nandito sa team. Desktop icon settings. Yan. So, ito na yung mga icons, guys. Click mo lang yan. Click mo lahat. Lilitaw na siya. Apply. Okay. So, ayan na siya, guys. Ha? This computer. Yan. So, click mo lang yan. Ayan na. Yan. So, hindi pa kompleto yung installation, guys. So, may mga kailangan ka pang i-set up. So, ito guys, punta ka ulit sa right click mo yung this computer properties. Yan, mapupunta ka ulit dito guys sa system. Yan, makikita nyo sa system. So, makikita nyo yung computer name, desktop, blah blah blah. Ayan, kung ano man yan, A, B, C, D, E, F, G. So, kailangan mong iset yung desktop name mo. Yan, so i-change mo lang siya. Dito, ayan, to rename. So, click the change. Ayan, ano bang pangalan ng computer mo, guys? So, guys, since, halimbawa, personal PC mo yan, mas maganda kung anong pangalan ng mismong desktop mo, guys. Kung halimbawa, yung model niya. Halimbawa, Dell. Ayan. Dell i9/Intel ka. So naka i9 ka. Ayun. /i9 o kaya Intel. Kaya ilagay yung Dell/Intel 'yan. /i9. So may ano ka na. Ayun guys. So, nabigyan mo na siya ng yung pangalan niya talaga, guys. So, Dell yung brand, naka Intel CPU ka. Ayan. So, importante itong PC name, guys, sa networking. Para agad na malaman mo na siya yung computer mo. Sa'yo yan. So, okay mo lang siya. Ayan. So, sabi niya, you must restart your PC and to apply. So, okay. So, mamaya na natin siya i-restart. So, may mga settings pa tayong gagawin, guys, para mapabilis natin yung computer natin kung mababa yung specs niya o mabagal. So, sa remote, guys, kung ayaw mong ma-remote yung PC mo, so, remote access ito, sa remote access, don't allow. Kung gusto mong ma-remote yung PC mo, so, allow mo siya. Kung ayaw mo ma-remote access, so don't allow. Ayan. Ito sa, ano guys, sa system restore. Nasa sa inyo yan guys kung gusto nyo mag-system restore. Kasi itong system restore na to guys, ito yung mag-save ng settings nyo ng hard disk. Pag may nabura ka guys, babalik ka lang dito. Babalik. Pag may na-delete ka na files, tapos, nagkamali ka lang eh gusto mong mabawi ulit since naka-system restore ka, pwede mo ulit i-undo. So parang undo ito guys. Nasa sayo kung anong size mo pwedeng set. Halimbawa, i-configure mo siya, turn on mo lang. Yan, bahala kang mamili kung ilan gig ang gusto mo. Kung kagaano kalaki yung gusto mong nasa-save para in case of emergency, pwede mo siyang i-restore kung may accident ka man na file na na-delete. Pwede mo siyang ma-restore ulit. Parang archive siya. Ganun. So, in case sa akin guys, sineturn up ko ito. Kasi nga, hindi ko naman siya kailangan ng system restore. Kasi, nakakapag-save naman ako to another hard disk. So,
not necessary na siya, guys, na yan. Mas maganda, disable mo lang siya para hindi dumagdag na kakain ng space hard disk mo ito, guys. Kung yung hard disk mo maliit, so turn off mo siya para hindi dumagdag na kumain ng size. Kasi automatic, pag sinet mo ng 3GB, bawas na kagad yung hard disk mo, guys. Yan. So, i-turn off mo lang para hindi mabawasan yung hard disk mo. So, yan. Apply ka lang. Okay. Ganun lang, guys. Yan. Kung i-turn mo yan o hindi. Sa advanced, guys, dito sa virtual memory, nasa sa'yo yan, guys, kung gusto mo mag-set dito sa dito sa performance of yun. Ito yun, guys, oh, yung sa virtual memory. Yan. Pero mas maganda ako, guys, automatically manage na lang siya. Mag-automatic manage ka lang. Pero kung ayaw mo, guys, pwede naman ikaw mismo mag-set. Customize ka lang, set mo dito, guys. Yan, nasa sa'yo na yan, guys, kung anong gusto mong set. So, ako, guys, itong automatically ang ginagamit ko. Yan. Pag automatically, guys, siya mismo yung nagbibigay ng paging file. Yan. So, itong paging file na ito, guys, kung halimbawa, maliit lang yung memory mo, so, yung mga ibang tasks mapupunta sa hard disk, hindi mapupunta sa memory mo. So, ito, guys, kung mababa yung memory mo, makakatulong ito. Pero kung mataas naman, hindi mo na kailangan ito, guys. So, hayaan mo nang ang gumawa nun is si Windows. So, automatic ka na lang. Ano lang, guys. Okay. Yan. So, sa visual effects, ito yung mga nangyayari sa Windows. Halimbawa, may binuksan ka. Yan. Yan. Bawa ito. Yun, nag-a-anime pa siya. May mga nangyayari. May mga nangyayari. Para mas mabubilis siya, wala nang masyadong etching-etching. Pagka gusto mo mag-open, bukas na kaagad, wala nang ano. So, mas maganda, uncheck mo siya, tanggalin mo lang. Tanggalin mo yung mga hindi mo gusto. Kaya mas maganda, tanggalin mo. Yan, ito, guys, ituturo ko yung mga dapat mong tanggalin para hindi naman maging pangit. Kasi ito, guys, pag in-uncheck mo, magbabago yung ano mo, guys, yung interface. Yan, pag binawas mo yung mga anime, yung mga animation niya, kasi may mga nangyayari eh pag kiniklik mo siya. Ayun, no? So, yan, guys. Tignan nyo yung pagbabago, guys, ha? Uncheck ko yung animation niya. Yan, ito, guys, ha? Para naman hindi masyadong, ano, hindi masyadong pangit. So, ililib ko yung shadow. Yan, shadow under window, shadow under mouse. Para hindi naman ganun kapangit. Yan. Uncheck ko na yung mga sumusunod. Itong edge, ito yung mga letra dito sa mga icons. Para hindi naman ganun ka, ano, smooth edge of screen font. Yan, ito yung mga sa icon, yung mga nakasulat. So, yan. Tapos, ito, para na medyo maganda-ganda ng kaunti. So, ito, guys, so ito tong lima na to, guys. Apat na to, yan. So, i-check lang natin sila. Para hindi ganun kapangit, guys. Halimbawa, itong naka-open na Windows, may anino siya. Yan, hindi naman yung plain lang. So, apply mo lang. Yan. Nakita mo, guys, may magbabago na dyan. Yan, oh, bukas na siya kaagad. Ang bilis, di ba? Kanina may animation pa siya. Yung pagbukas niya, medyo may, ano siya, may animation. Tignan mo, guys, oh. Yan, bukas na kaagad, oh. Bumilis siya, no, guys. So, yan, apply ka lang yan. So, mamaya, meron pa palang kulang, guys. So, later muna tayo, balikan natin ulit. Meron pang kulang. Ayan, guys, so, dito pala sa hardware. Ayan, sa device niya, guys, kung may gusto kang install ng mga drivers niya, dito mo makikita. So, makikita mo dito yung video card hindi pa naka-install. Yung sound card, yan, by default, mga default yan, hindi pa naka-install yan, guys. Dito mo makikita, pag hindi siya install, itong yellow na ganyan siya, wa.
Yan. So ito mga kailangan mong install. Pati ito, makita mo by default, ito yung video card niya guys. Microsoft Basic Display lang ginagamit. So kailangan mong install yan guys, kailangan mong install ito. So ganyan lang guys. Tapos dito sa computer name, napalitan na natin guys. Dito pala sa device installation, kung gusto mong install siya manually, dito ka na lang, dito ka. Automatically, dito ka. Ayan. Ito, sa Windows Update pala. Ayan, kung gusto mo siya ngayon, driver, na mag-install siya sa Windows pala. So guys, kung ito, ayan, never update mo siya, sa'yo kung always update mo siya. So mag-a-update yan guys. Ang mag-a-update dito yung ano mga driver ng ano hardware. Yan, since hindi naman na natin sila kailangan, hindi ko na ipapakita guys kung paano siya install. Yan guys, so para mag-effect, restart tayo. Yan, so restart natin yung computer. Right click and so restart. Yan guys, para mag-effect yung ating mga settings na ginawa. So yan guys, so yun po yung basic installation ng Windows. Yung paano po siya mag set up at mag activate ng Windows. Yan na guys. So yan guys, yun po yung tutorial kung paano po siya mag-install ng Windows 10 Enterprise at kung paano siya i-activate. Yan guys. So, ang install po natin is Windows 10 Enterprise. Yan. And inactivate natin siya guys. So, thank you guys. So, don't forget to subscribe guys yung ating YouTube channel. Just click the link below. Ito guys, oh. So click mo lang yung link na yan guys at mag-subscribe ka na guys. So thank you, thank you, thank you very much. Salamat sa panonood.